Tayo pong lahat ay natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyo lahat. At sumayo rin. Pinagdiriwang po natin ngayon ang Linggo ng Mabuting Pastol at Araw ng Panalangin para sa Paglago ng Bokasyon. Si Jesus ang Mabuting Pastol at bilang Kanyang mga tupa, tayo ay inaanyayahang dinggin ang Kanyang tinig na patuloy na tumatawag sa atin pabalik sa Kanya. Ang Kanyang pag-aalay ng sarili at muling pagkabuhay ay mga tanda ng Kanyang pagmamahal sa atin. Inaakay niya tayo para sa aganapan ng buhay. Idalangin natin sa misang ito ang mga kapatid nating nais na tumugon sa buhay pagpapari, pagiging religyoso at religyosa. Upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Thank you.
taas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabaghabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi, at nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa kanimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko
ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuloy na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw, ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, hindi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay, pinto, at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang mga pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pang ay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo,
Ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya, siya't lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pumunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa Fourth Sunday ng Easter. Ito po'y tinatawag din natin na Good Shepherd Sunday at Word Day of Prayer for Vocations. Pinapanalangin natin ang paglago ng bokasyon. Lahat po tayo merong bokasyon. Ito po yung kauna-unahan at tawag na bokasyon ay ang pagiging banal at buong buhay. Ito yung pinapangarap at plano ng Diyos sa ating lahat. Ang bokasyon po ay patungkol sa pagtawag ng Diyos sa isang estado ng buhay. Pwedeng pag-aasawa, single blessedness, o yung buhay ng pagpapare or consecrated life. Mga kapatid, kapag merong pagtawag, merong kasing Diyos na tumatawag. At kailangan marunong makinig at bukas ang isang tao sa panawagang ito. Ito yung sinasabi sa atin ng ating salmista ng Salmo ngayong linggo na ito, yung pagiging mabuting pastol ng Diyos na kung saan tinukoy niya yung salitang, yung pronoun na ako. Hindi ako magdarahop. Ako ay pinahihimlay sa mainam na pastulan. Inaakay niya ako. Binibigyan niya ako ng kalakasan. Hindi ako matatakot. Ibig ipakahulugan na ang Diyos ay tunay na mabuting pastol. At tayong mga tupa ay siyang pinangangalagaan niya. Tinatawag tayo ng mabuting pastol dahil tayo ay para sa Kanya at tanging sa Kanya lamang tayo. Alam niyo po, napakahalaga ng pakikinig pag pag-uusapan na ang temang bokasyon. Ang tupa, naririnig niya yung tulay na tinig ng kanyang pastol. Sabi sa Ebanghelyo ngayon, sinabi ni Kristo, tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanyang mga pangalan at pinakikinggan ng tupa ang kanyang tinig. Ito ang pinakasimula ng lahat ng bokasyon at pagtawag. Ang marinig natin na tinatawag tayo ng Diyos sa isang buhay ng bokasyon ng paglilingkod. Sa kasalukuyan, ang dami-dami nating tinig na naririnig. Tinig na maingay, nakalilito, mapaglinlang, kasinungalingan, pananakot, pagbabanta, pagmumura, pagpatay. Pero yung tinig ng mabuting pastol, ang tinig niya lagi, ang dala niya ay katotohanan, buhay, at pagtawag sa ating pangalan, patungo sa kabanalan at pagiging buo. Ang bokasyon ay pakikinig at klaro nagsasalita ang Diyos sa katahimikan, lalo na sa ating mga panalangin. Kaya tinatawag tayo ng Diyos sa bokasyon, isa lang ibig ipakahulugan nito, meron tayong Diyos na lagi at laging iibigin tayo. At ang pag-ibig na ito na kanyang ibinibigay
ay hindi natin pwedeng sarilinin. Hinahamon tayo na ito man ay ating ibabahagi sa ating kapwa. Paano natin masasabi na tayo ay tinatawag ng Diyos? Lalo na yung mga binata dyan, dalaga, no? Paano ako tinatawag sa pagpapare o pagiging konsagradong buhay? Paano ko malalaman may bokasyon ba ako dito? Bilang vocation director po sa aming kongregasyon, ang sagot ko lagi rito kapag may tinagtatanong ay magdasal, magdasal, at magdasal. Dahil sa pagdarasal, may katahimikan, doon nagsasalita ang Diyos, ang Poong Hesus Nazareno at ang mabuting pastol na siyang nag-iimbita sa isang individual. Ang bokasyon, ito yung personal na pagtawag ng Diyos sa isang tao. Kapag merong tumatawag, kailangan merong pagsagot. May mga nalapitan po ako ng mga binatang kalalakihan para maimbitahan sa bokasyon ng pagpapari at pagiging religious brother. Kaya lang, pag nalalapitan ko sila para imbitahan, ang lagi nilang sinasabi ay, Father, hindi naman po ako mabait. Hindi po ako magaling, Father. At ang sagot ko, buti alam mo. Father, hindi naman po ako matalino. Buti alam mo. Father, hindi naman po ako worthy. Buti alam mo. Ang sagot ko, Father, baka pag pumasok ako ng seminary, magsasara yung seminaryo. Buti alam mo. Buti alam mo na hindi ka magaling, na hindi ka mabait, na hindi ka bagay. Dahil sa bawat bokasyon, hindi ikaw ang bida. Sa bawat pagtawag sa bokasyon, ang bida dito ay yung Diyos na tumatawag. Yung Diyos na patay, na iniibig tayo. Kahit hindi tayo karapat-dapat sa banal na pagtawag na yon, ika-qualify niya tayo. Tatawagin na tatawagin tayo sa anumang estado ng ating buhay. Siya yung bida. At ngayon, alam niyo na, bilang mabuting pastol, ang dala ni Kristo ay buhay na kaaya-aya. Naparito ako, ang sabi niya, upang ang tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi po perpekto ang bokasyon ng pagpapare. Hindi laging masaya. Hindi laging kaginhawahan. Pero ang pinanghahawakan namin at yung mga seminaryan o mga madre na tumutugon, yung assurance na binibigay ng Diyos, yung pagkakaroon ng ganap at kasiyasiyang buhay. Saan ito makikita? Sa pamumuhay ng simple. Kahit na nag-iisa at walang asawa, yung pagtalikod sa mga posisyon namin at mga dati naming trabaho. Ako po ay dating teacher by profession. Pero ito ay magdadala sa tunay na saya at buo at ganap na buhay. Mga kapatid, ang ganda-ganda ng pangarap ng Diyos sa ating lahat. At pangarap niya na madala niya tayo lahat dito. Siya yung mabuting pastol na ating pinakikinggan at ating sinusundan tungo sa kaganapan ng buhay. Isang araw ng Linggo, matapos ko magmisa, lumapit po ako sa mga tao para i-bless sila. At meron akong isang pamilya na nalapitan na lumapit din sa akin. Nandun yung nanay at tatay at tatlong lalaki na binata ng kanilang mga anak. Yung isa daw doon ay graduate na ng college. At ang sabi ko doon sa nanay, Ma'am, sana po isa po sa mga anak ninyo ang maging pare
tumugon sa bokasyon ng pagpapare balang araw. Yung nanay po tumatawa at tumingin sa akin at nagsalita, "Father, pagpapariin mo yung tatlong anak ko? Ang popogi niyan. Father, may mga pangarap kami sa anak ko. Sayang kung pagpapariin lang." Nakitawa na lang po ako. Pagbalik ko sa kwarto, tumingin ako sa salamin. Awang-awa ako sa sarili ko, sa nakita ko. Pangit ba ako? Wala ba akong mga pangarap? Wala bang pangarap ang mga magulang ko sa akin? Kaya ako pinayagan na magpare. Awang-awa ako sa sarili ko. Nasayang ba yung buhay? Hindi. Bagkus, nadagdagan pa. Mga nanay at mga tatay, sa loob po ng inyong tahanan, kayo po yung tinig ng mabuting pastol. Kayo po yung pinakikinggan ng inyong mga anak. Pag po naramdaman nila at nagpaalam ang mga yan na gustong magpare o magmadre o maging religious brother, sana ang lalabas sa bibig ninyo, encouragement, pagsuporta. Kaya kaming mga pare, kapag inyong titignan, hindi lamang dapat ang pare ang pasasalamatan sa bawat paring na oordinahan o mga madre, merong mga magulang na nagsasabi, "Kaya mo yan, suportado ka namin sa iyong pagpapare at sa buhay bokasyon." Mula pa po sa simula, napakaganda ng plano ng Diyos sa ating lahat sa sangkatauhan. May plano siyang ganap na buhay para sa lahat. Pero ang tao, ibang tinig yung kanyang pinakinggan. Yung tinig ng demonyo. Huwag kayong sumunod sa kanya. Hindi totoo ang kanyang tinig. At anong dinulot nito? Pinakinggan yung demonyo. At anong nangyari? Nagkasala ang sangkatauhan. Mga kapatid, sa bawat bokasyon, may pagtawag. May tinig ng Diyos ang mabuting pastol na tumatawag. Tinatawag tayong lahat sa ating mga pangalan. May pagtawag, may pagtugon, kasi mayroong bokasyon. Sa bawat bokasyon, may magandang plano ang Diyos. Plano at imbitasyon na magkaroon tayo ng ganap, banal at buong buhay. Ngayong araw po na ito, patuloy nating ipanalangin ang paglagon ng bokasyon, lalong-lalo na ang bokasyon sa pagpapari at bokasyong konsagrado, naway maraming mga kabataan ang tunay na makarinig ng tinig ng mabuting pastol at tumugon sa napakagandang plano ng Diyos sa kanilang buhay. Amen. Ating pong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa Ama, ang dakilang pastol, taglay ang pagtitiwala sa kanyang malasakit at pag-ibig sa atin.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at relihiyoso, patuloy nawa silang maging tapat na pastol ng kawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol na laging kapakanan ng lahat ang ninanais. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kabataan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na muling nabuhay upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa bokasyon sa buhay pagpapari at pagiging relihiyoso at relihiyosa, mas madami nawang tumugon sa panawagan ng Diyos upang mas maalagaan ang kanyang kawan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makamtan nawa nila ang kaningningang walang maliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin din natin ang mabilisang pagaling ng mga may karamdaman, mga membro ng ating pamilya, mga kaibigan na nasa ospital o sa kanilang tahanan. Naway sa tulong at awa ng Pong Jesus Nazareno, makamtan nila ang mabilisan at agarang pagaling. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pangpersonal na intensyon. Tanggapin mo ang aming mga panalangin, O Ama, upang sa aming pagsisikap na maganap ang iyong kaharian, madatnan mo kaming kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay galugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong sa Yesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dampana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa. Dakilaan mo, sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, sana o sana sa kaitaasan, o sana o sana sa kaitaasan, o sana o sana sa kaitaasan, o sana o sana sa kaitaasan. Magsilod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kami lahat na makasalaw sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, si San Jose na kanyang kabyak puso, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Carlos Borromeo, San Pedro Julian Aymard at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo. At sumay rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Paskong ama among tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Wagas, alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y maamong lupa.
napay na pamista. Bagot wagas, Alleluia. Mananatili po ang Mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Linggo, April 30, 2023. At ang misa naman ang pamamaalam ay sa ganap na ika-anim ng gabi na pangungunahan ni Reverend Father Reynante Tolentino, Rector ng Antipolo Cathedral, at susundan ito ng alay lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Pakikiisa po tayo, maraming salamat po. Mga paalala, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakunjang sa dugo ng anak mong dumanak, upang kami lahat ay iyong mailigtas. Marapating mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabaspas. Ang Diyos na tumubos at kumukop sa inyo, pakundangang sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahan magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtin niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangang sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangang sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Pungesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang pusong kinamatayan ay sa kisag ng ating kasalanan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre
Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka lang.